Morning mga tol. Yan. Si Kulas, si Bitotoy at si Kliko. Yan ang ating Honda Boys. Right. Kliko yung ating Honda Click na ang gumagamit yung aking kiddo. And ito yung ating favorite na si Bitotoy, ang ating Honda Beat version 2. Syempre yung ating adventure bike na si Kulas, ang ating Honda ADV 160. Alright, that's my Honda Boys. Alright, astig ano. So after 5 months natin ginagamit itong si Kulas, ipakita ko sa inyo yung mga upgrades na ginawa natin dito kay Kulas. Minimal lang naman ano, hindi naman gaano akong naglagay ng mga accessories, yung mga kailangan lang naman natin. Alright, una etong crash guard. Yan ang ating crash guard na pwede nating pagkabitan ng ating camera bracket para sa ating Insta360. Eto ang tinutukoy ko, ang ating Insta360. Yan. Kaya tayo naglagay ng crash guard. Importante ito dahil para makabitan natin ang ating camera bracket ng ating Insta360. Ah, diba? Syempre meron din tayong inilagay na motor wall, itong crash guard protector. Dahil pag umuupo tayo dito, yung paa natin nandito, nagagas kasi yan, ano? At least ito may protection siya, ano? Yan, kabilaan yan. Moto Wolf. And then, naglagay din tayo ng headlight grill. Eto. May tatak pa siya, hindi ADB, ano? Headlight grill. So far, so good. Okay naman ito. Maski gabi, hindi naman apektado yung buga ng ilaw niya, ano? Yan. Alright. Yan ang ating headlight grill. Siyempre, meron din tayo sa transformers. Kaya meron tayong kinabit na decals ng transformer. Yan. Makapal yan. Yan. Pang ano to, yung pang sasakyan, pang kotse na emblem, ano? Alright. Aside dito sa ating emblem na transformer, meron din yan sa side. Ito. Kabilaan sa side. And then, eto, sa harapan. Diba? Di alat tumili ako sa transformer, no? Siyempre yung ating sticker ng ating channel, Bitotoy Trip. Siyempre, nandito meron din tayo sa likuran. Yan, meron din, ano, transformer. Alright? Siyempre, meron din tayo inilagay na, ano, itong cover nitong ating shock. Itong ating Showa shock. Yan, kabilaan yan. Para at least, hindi ka agad-agad nadudumi yan. Ano? Pinag-isipan ko pang lagyan siya ng ano, yung ditong mud hugger, pero saka na lang yun. Ano? Alright, and then naglagay din tayo ng syempre itong ating camera holder at yung ating cellphone holder. Puro siyang Moto Wolf. Yan, ito ating camera holder and then cellphone holder. Ito yung version 3 ng ating cellphone holder, ano. Pwede siyang patayuin, pwedeng i-side at nagagalaw siya 360. Yan. Pero ganito na yung gusto kong position niya. At least saktong-sakto. Yan. Di ba? Saktong-sakto siya. Hindi siya nakaharang dun sa ating panel. Alright. Minsan yung ating 360 dito natin nilalagay yan. Yan, dito natin nilalagay yung ating 360. Yan, at meron dito tayong kinabit na ito. Importante din to. Pwede mong isabit yung helmet mo dito. Pansamantala. O kaya yung inumin mo, dito mo pwede isabit. Di ba? Yan. Halimbawa, ito may inumin tayo. Di ba ito? Yan, hapin mo sa biyahe ka, hindi ka na kukuha-kuha ng iyong
inumin doon sa lalagyan, nandiyan lang siya. Nakasabit lang yan. Di ba? Alright. Napaka-importante niya. Alright. And, syempre, naglagay din tayo ng SEC Black Ops Company 45 liters alloy top box. Di ba? Ito yung gusto kong klase ng top box. Meron zipper, di ba? Maluwag yung compartment. Kasyang-kasya dito yung full face helmet. Yan. Alright. Yun. Siyempre, ang bracket natin na gamit dito ay DC monorack. Yan, matiba yan, oh. Saka kung mapapansin nyo, mga tol, level yung pagkaka-position ng ating alloy box. Hindi yung naka tayong ganun ng iba. Di ba? Ang position naka ganun. Nakaangat ng ganun. Ito hindi. Balance siya. Di ba? Kaya kung meron kang inilalagay na ano dito sa loob, hindi matutumba. Di ba? So yan. Alright. Meron siyang backrest. Saktong-sakto pag naglo-long ride kami ni Commander. Meron na siyang pag sasandayan ano. Yan. Meron na tayong ginawang review dito sa ating alloy box ng tayo'y nag-long ride. Yan. 45 liters. Ito, yung sinasabi ko na napaka-importante nitong ganitong klaseng top box kasi meron siyang pwedeng paglagyan, di ba? Ito, medyo malalim yung ano niya dito. Di ba? Oh, yan. Dito ko kinabit itong ating camera holder. Yan. Di ba? So, meron tayong camera inilagay dito sa likuran para kuha natin yung angulo kapag tayo'y nagmamotor, kita yung likod natin. Siyempre yung dinadaanan natin, di ba? Yan. Meron tayong angulo ng 360. Siyempre, itong ating main camera na nasa helmet natin, di ba? Di ba? At least, maraming position na pwede tayo makuha na ng ano, video habang tayo nagmamotor, di ba? Ano pa ba? Ito. Ito, nilagay ko rin itong parang sapatos ni Nicholas. Dahil, di ba, manipis lang itong ano niya, side stand. So, importante, kapag napunta tayo sa mga lugar na medyo maputik at malambot yung kalsada, minsan tumutusok yun at minsan umiilalim, di ba? Delikado matumba yung ating motor. Kaya at least meron siya ng sapatos, ganun. Yan, lapat siya. Hindi siya tutusok sa lupa. Yan. Siyempre, ito rin. Nilagay din natin itong cover ng ating ADB. So, actually, dalawa yung cover nito. Yung unang inilagay natin, yung anti-pusa na cover natin. Ito yung original na unang inilagay natin. Nasa loob. Ito. Ito yung original na nilagay natin. Tapos, nakita ko to online. Sabi ko, parang magandang lagyan ito. Yan. So, nilagyan din natin ito. At least, mas kumanda yung ano, yung forma ng ating upuan nung nilagyan natin ito. Mamaya ko na ibalik. Yan, mas maganda yung ano, naging forma ng upuan natin. Yan, di ba? Sa kapag na ilagay mo to sa mainit na lugar, kapag inupuan mo kaagad, hindi siya mainit. Yan. Hindi mapapaso yung puwet mo. Alright. Ano pa ba? So far yun lang naman yung mga nilagay natin ng mga upgrade. Yan. Siyempre, naglagay din tayo dito ng ano. Eto. Laruan. Umilaw yung pagkagabi. Yan. Taxi. So, nakakatuwa kapag may nakakakita nito pagkagabi umiilaw. Tumatawa pag nakikita kung nasa kalsada meron ito. Taxi. Paggabi kasi maliwanag yan eh. Yan. Alright.
ano pa ba? So far yun lang naman ang inilagay natin na upgrade dito kay Kulas, yung ating ADB-160 ano. Minimal lang naman. So para at least yung importante lang yung inilagay natin na talagang sa tingin natin ay magagamit natin. Alright. So mas maganda yung simple lang, di ba? Alright. So yan ang ating ADB-160 na si Kulas, yung ating upgrade na ginawa sa kanya after 5 months na ginagamit natin. Ang kulit ng aso. Shhh, hindi mo ako nakikilala. Ay, ikaw talaga. Ito si Kiko, yung aming napakakulit na aso. Maliit, hindi na siya lumalaki. Hanggang ganito na lang yung laki niya. Pinaghalong Shih Tzu saka ano, Chihuahua. Yung nanay niya is Chihuahua, yung tatay niya is Shih Tzu. Kaya yun, hindi na lumalaki. Pandak. Kiko. Kiko. Yan. Meet Kiko, ang aking makulit na dugi-dugi. Yan. Doon na sa loob. Pasok na sa loob. Yan. Parang bata yan minsan eh. Ang kulit. So yan mga tol, ang ating minimalist na si Kulas, yung ating Honda ADB-160. Alright. Okay. Goods na goods. That's the Honda boys. Alright.